Hello everyone, welcome to my kwentuhan vlog. At ang pagkukwentuhan po natin ay right timing para sa mga couple. Anyway, this is Dr. Ruben. Don't forget to subscribe my channel. Thank you, I need your help. So going back to our topic, right timing when you do sex, if you want to have baby. This is only for couple who is legally married, legally to stay together as a couple. Okay. Marami pong ginagawa ang mga couple, mga childless couple to have a baby. Merong 5 years, 10 years, 15 years or more na hindi nagkakaanak. At dahil hindi nagkakaanak, pupunta sa doktor. Tapos hopeless din. Kumisa hindi natutulungan ng doctor dahil hindi naman na yun ang kailangan nila ng tulong. Kung hindi sa hindi nakakatulong ang doktor, kung hindi yun ang kailangan nila na tulong talaga. Kung hindi, malalaman nyo mamaya, ang daming ginagawa ng mga couple para magkaanak. Una, maraming sumasayaw daw sa Obando, Bulacan para lang magkaanak. So nagjo-join sila kapag piyesta ng Obando, sumasayaw sila ng pandango o kung anong masayaw doon, anong tugtog. Magtsatsaga sila ng ilang oras doon ng sayaw para lang magkaanak. Kasi galing nila sila sa doktor nila, kung si Obigayne o kung sino-sino pong mga doktor at sinunod naman nila ang mga ginagawa. Pero bakit hindi pa rin nagkakaanak? Oh, so nagsasayaw sa Obando, Bulacan. At ngayon, timely, accidentally, biglang nabuntis. After na magsayaw, maybe after a month, after 2 months, 3 months, 5 or 1 year, aba, nabuntis, magkakaanak na. After na magsayaw sa Obando, Bulacan, edi attributed ngayon, kaya siya nabuntis dahil nagsayaw sa Obando, Bulacan. After 15 years, 20 years, or more, or less, na hindi nagkakaanak, aba, nagsayaw lang sa Obando, Bulacan, nabuntis na. At ngayon, ang paniniwala niya, siya ay nabuntis dahil sa pagsayaw sa Obando, Bulacan. Mayroon mga ganun. Tapos yung iba naman, umiinom ng mga pills. Dahil sa pag-take ng pills, nabigay ng mga doktor, nabuntis daw sila, etc. O maaaring totoo naman yun. Dahil siyempre, medically sound yung ginawa. Pangatlo, ang iba, nagtitake ng mga food supplement. Na usong-usong ngayon mga food supplement na yan. At dahil sa mga food supplement na yan, nabuntis daw sila. Na sinasabi nga, minarinig nga ako na nabuntis na nagkaanak kami dahil sa ganitong food supplement. Siyempre, hindi ako magbabanggit ng food supplement kung ano yun dahil bawal yun. Magbanggit ng mga brand. So, yun. So, sabi nila, dahil nag-take kami ng ganitong food supplement, ayan, nagka-anak si Mrs. Nag-ganito, yan, anak yan, dahil sa ganito, sa food supplement na ganito. Naniniwala ba kayo? Papaano yung hindi nag-take ng supplement? 10 years, 15 years, hindi nagkakaanak. Pero nagkaanak after 15 years, after 16 years. Pero hindi nagtitake ng supplement. Any supplement, hindi umiinom. Pero nabuntis. O paano nyo sasagutin? Na kayo man nagtitake ng supplement, paano nyo sasagutin na yung ibang couple at napakaraming couple na nagkaanak after 15 years pero hindi nagtitake ng supplement na tulad ng sinabi nyo? At yung hindi man nagsayaw sa Obando, Bulacan, after 10 years, 15 years, nagkaanak din. Kayo, nagsayaw ng Obando, Bulacan, nabuntis kayo. Kayo nag-take ng food supplement, nabuntis kayo. Ay papaano yung the same case na 10 years, 15 years na hindi nabubuntis, hindi nag-take ng kaano pa man, ay pero nabuntis din. O paano nyo sasagutin yun ngayon? Paano nyo explain yun ngayon? O, ang talagang tama po dyan, tanggapin nyo o hindi, medically speaking ito, or religiously speaking, o kung ano pa man, any type of belief, nasa right timing po yun. I think I will be supported by other doctors na right timing lang po yun. Ang nagsisex na mag-asawa, kailangan po may union, mag-unite yung sperm cell and egg cell. Nasa timing po. Sabay po dapat mag-release ang mag-asawa. At yun po ang timing.
mag-unite agad. Pag nag-release ang babae, lalaki, at nag-meet ka agad yun, mag-unite, yun, may possibility na mabuntis agad kayo. Abay, sa 15 years, eh, hindi kayo nag-unite. Eh, possible po yun kasi hindi nyo natatsambahan ng timing eh. Oh, at once lang yung matsambahan, meron mo mag-asawa, talagang tsamba agad ng tsamba, eh, swerte sila. Eh, kayo na hindi lucky, eh, di, hintayin nyo yung right timing. At mag-unite yung sperm cell and egg cell, dun lang kayo mabubuntis. At nagkataon, nung kayo sumayaw, at nung kayo mag-take ng supplement, ay nagkaroon ng timing yung inyong sperm cell and egg cell. Kaya i-attribute nyo doon sa supplement at saka sa pagsasayaw sa ubando. Na actually, hindi naman talaga yun ang dahilan, kundi yung right timing, proper timing ng pagsisex ninyo o ng pag-re-release ninyo. Yun ang nagpabuntis sa inyo. Kasi may mga lalaki na sinasabi ng doktor na malabnaw yung sperm cell. Pag malabnaw ang sperm cell, may hirapang makabuntis yun. Makakabuntis din. May possibility siya mabuntis pero matagal. Yun ang kailangan ng mga timing. Yung mga tama naman ang mga templa ng sperm, hindi na kailangan ng timing. Madali yung makapag-unite. Pero kung ganun nga, malabnaw. At kung ano pa mga kulang sa... Merong mga lalaki na hindi complete eh. Yung kanilang sperm cell eh. May mga sinasabi mga doktor dyan na kulang ganito, malabnaw ang ganito, etc. Kulang ka na sa ganito, kailangan i-boost yan. Yun ang kailangan ang timing. Pero pag hindi naman at merong mabilis mag-timing, so yun, lucky sila. Oh, at saka, and the last is, na talagang, I think it will be accepted by all, eh, that is the plan of God na sa year na ito, ka lang bibigyan ng anak. After 15 years, diyan ka lang magkaanak. Ito lang. The time of God will come. And we have to wait that time. Kailan yung time na hindi natin alam. Maaring 20 years. Maaring 15, 16, 17, 18, 19, ganun. Oh. So the plan of God will be followed. And we have to wait for it. Kung kailan, hindi natin alam. Kung kailan ang plano ng Diyos na bigyan tayo ng anak. Di po ba? Oh. So, I think I at least nakatulong ako sa inyo to understand your problem. Yung mga couple, childless couples na naghihintay pa rin ang anak. Sana nakatulong ito sa inyo. At be happy when you have a child. Kung binigyan na kayo ng Diyos. So, continue patronizing my channel. Don't forget to subscribe it. I need your help. Thank you and see you on my next video. Thank you po.